Ang init pa rin, par. Sabi nung nakaraan, umulan na sa Quezon, pero ang init pa rin. Sabi kanina, umaambo rin sa labas, pero ang init pa rin. Pero mukhang patapos na ang tag-ulan, pare. Pero hanggat mainit pa rin, dahil mabenta yung nakaraan nating Konyelo, isa pa. Nirequesto sa comment section eh. Ice candy naman daw. Ngayon, ano, manonood kayo ng napakahabang video para turuan kayo paano magpatigas ng juice? Hindi ganun, par. Nag-isip kami ng paraan kung paano gagawing mas special, kakaiba, at syempre, worthwhile panoorin tong video na to. Kahit ice candy lang tong gagawin natin. Kasi, pre, kumuha ka ng Coke. Lagay mo sa plastic, patigasin mo, ice candy na yun. Oo, di ba? Kahit ano tinitimplang juice dyan, lagay mo lang sa ano plastic, tapos patigasin mo, ice candy na yun. Pero hindi ganun yung gagawin natin ngayon. Special na ice candy ang gagawin natin ngayon. And paano to magiging special? Nakita ko na itong technique na ito, mga around 2017, 2018, pre-pandemic pa, na meron nagbebenta ng Magnum Ice Candy. Parang Magnum Ice Candy, yung pinagkakakana mo dyan. Yun pala yung ano, ice candy na balot ng tsokolate. Paano ginawa yung yun? Diba? Paano kaya ginawa yun? Tapos, syempre, inalam natin. Kasi nagkaroon na ano eh. Na-revive uli yung ano na yun, yung technique na yun. Kasi ang init nga ngayon, diba? So, syempre, hindi lang yun yung gagawin natin ngayon. Tuturuan ko rin kayo kung paano gumawa ng ice candy na hindi kayo parang ngumangata ng matamis na yelo. Medyo malapit sa ice cream. Kaya natin makukuha yun kasi kukunin natin yung isang idea na ginawa natin doon sa sorbetes content natin. Na kung di mo pa napapanood, Jerome, lagay mo nga dito. Gumawa tayo ng sorbetes last year. Kukunin natin yung idea na yun. Tapos, kasi ang ganda ng texture na, imemary ngayon natin yan dito ngayon sa konsepto ng ice candy, pare. Kasi eto, ganyan ang pagluluto eh. Meron kang mamamaster na isang technique. Hindi mo mamaster, matututunan na isang technique at pwede mo yung i-apply sa napakaraming klaseng aplikasyon, pare. Hindi lang dun sa particular dish na yan, di ba? Kaya, pag nagbabasa kayo ng cookbook, ay, tulad nito, sakto, di ba? Oo, pag nagbabasa kayo ng cookbook, ano talaga, ang kinukuha mo doon yung technique, hindi yung sukat, hindi word per word, point by point, gram per gram, hindi ganun, yung general idea ng dish na yun, di ba? At syempre, dahil may cookbook na rin dito, gusto ko na sabihin sa inyo na ang cookbook natin, na title, hindi ito cookbook, pero cookbook po talaga yan, ay available na ngayon sa lahat ng leading bookstores nationwide, sa mga online shopping platforms, and syempre, dito sa bahay, hindi, wala dito sa bahay, wala. Wala nga ako sariling kopya, ito lang, pag may nangihingi nga sa akin, sabi ko, check out na lang kayo. Anyway, ice candy, many ways, simulan na natin. Doon sa sorbetes, ano natin, video natin, gumamit tayo ng starch bilang tagabasag ng kristal ng ice candy, pare, magagalit si ano dito. Crystal beaded. Yun. Sige, kung sino man siya, di ba? Ay, hindi. Kailala ko, malapit sa puso ko yun si Crystal. Kasi, ayaw natin sa, hindi naman sa ayaw, pero ang ice candy makristal ay yelo lang yan na may tamis. Yun lang siya. Ang gusto natin, medyo creamy, medyo... Parang ice cream. Parang ice cream ng konti. In between. Cream pie natin nung nakaraan. Creamy talaga yung cream pie natin nung nakaraan, di ba? So, ang kailangan natin gawin dyan, i-distrap natin yung crystals. Ice crystals na mapoform. And doon sa sorbetes video natin, ginawa natin yun sa paggamit ng ilang bagay. Una, syempre, sugar. Pangalawa, ay starch. Pangatlo, ay hangin. Sobrang daming bagay na maghihinder sa ice crystals sa magform. Na bibigyan tayo ng ice candy na hindi malutong, kundi, paano ko ba sasabihin? Malambot pero matigas at the same time. So meron doon sa ice candy natin, gumamit tayo doon ng cassava starch. Pero dito, ang gagamitin natin ay tapioca starch. Pwede rin naman ito, di ba? 250 grams. Okay. Shit, okay lang yan, 251. Itong ginagawa natin ay yung base ng ice candy natin na pagmumulan ng lahat ng flavors natin, pare. Tapos lagyan lang natin ng tubig na parang cornstarch and water mixture. Kasi ang cornstarch, kapag nilagyan nyo lang ng mainit na tubig, magiging ano yan, sago yan, pare. Magkakabuo-buo yan. Ito, same idea din. Binabasa lang muna natin siya. Tapos i-whisk lang natin. Kailangan wala nang buo-buo, ah. So, meron tayong mainit na tubig dito na ilalagay natin dito. So, ang mangyayari dyan, mag-gelatinize yan. Kung hindi masyado mainit yung tubig nyo, pwede nyo namang isalang sa kalan. Wala namang problema yun. Mas ano lang to, mas safe lang kasi walang chance masunog kasi off-fire na siya. Diba? Ayan, no? Yan. Daba? Walang sukat-sukat to, hindi tulad ng sorbetes natin. Kasi ano lang naman to, ice cream naman yan, pre. Nakabalot naman sa plastic yan. Alam mo yun, wala namang problema dyan.
Kayo na rin bahala. Siyempre, tamis yan. Pero, suggestion ko, bukod sa lasa, i-consider nyo rin talaga yung ano. Properties ng asukal na hindi nagpapa... na humihinder sa crystallization ng ano. Tawag mo rito? Yon. Ng yelo. Ayan. Medyo nalalabnawan lang ako ng konti dito. Pero gagana naman yan. Kasi, again, kahit anong ilagay mo sa freezer, titigas naman yan. Pero gusto ko lang mas maganda yung texture natin. So, pwede mong habulan yan. Kuha ka pa ng starch dito. Tapioca starch. Kaya natin ng tubig. Halo natin dito. Ngayon, kung sakaling ginawa nyo to, tapos hindi siya nag-clear, kapag nag-clear kasi, dun mo malalaman na luto na siya. Salan nyo lang ng ano, salan nyo lang sa apoy saglit. Yun lang yun. Yan ang familiar. Oo, oh, ano? Bin. Ah! Elmer's glue! Wag-wag. Salang lang uli natin, kasi masyado nang lumamig yung tubig natin. Okay na siya. Tapos yan, may kita niyan. May mga bula-bula. Kita na bang may... Actually, kahit dito, kita nyo nang may bula-bula. Eh. Kasi may kakayanan itong mag-trap ng air bubble sa kanya kasi malapot siya. Oo. So, lalo mamaya kapag mainit na siya. Ay, sorry, malamig na siya. So, yun ang gawin natin. Palamigin na natin to. Ilalagay lang. Pwede nyo stay na lang to dito kung marami kayo oras. Pero... Stay with me. Dali. Waka mo. Buhos lang natin dito sa lalagyan na to. Mas malapad to, so mas mabilis siyang lalamig. Ah! Tapos, kailangan ko lang dito ng... actually, kahit dito na lang. So, ilagay nyo lang siya sa isang space, pero mas maganda na mayroong rack sa ilalim. Para pati yung ilalim niya, nadadaanan ng hangin. Yan. Lahat ay kaya natin kapag tayo ay tulong-tulong. Mamahal. Yan. Tapos, tatapatan namin ng electric pan. Pero mas maganda talaga yung electric pan nasa taas. Oo. So, palamigin lang muna natin ng konti to. Admittedly, medyo matagal tong bagay na to. Kung medyo naiinip ka, pwedeng ganyan-ganyanin mo. Pwedeng halu-haluin mo ng ganyan. Para yung mainit sa gitna, mapunta sa labas, tapos yung init niya, ma-whisk away nung hangin na dumadaan sa kanya, di ba? So, balikan lang natin to kapag medyo malamig. So, malamig na siya at mas malapot na siya. Baboy naman, tapos isasaw-saw ulit doon. Salang. Dalihan dyan na si mama. Lalagyan na natin dito yan, pre, kasi kailangan natin siyang palamigin na talaga para mas mag-expand siya. Nasa kawali ito kasi lalagyan natin ng yelo. Yan. Magkano sa'yo? 5 piso lang. 5? Yan. Tapos asin. Ang asin kasi, kailangan niyan para... Sorry. Sorry talaga. Kailangan to para mas lumamig pa yung yelo. Below freezing. Parang ganun. Kailangan natin ito. Milk powder. O kahit anong milk powder na meron kayo. Make sure lang na may fat. Isa yun sa mga tutulong na mag-trap ng air bubbles. Tapos, mixer. Pwede yung gamitin sinubo ko kanina. Kasi sinubo ko na eh. Baboy. Tsaka mahirap yung press. So, kung meron kayo nito, mas maganda to. Ginagawa kasi nyo dyan talaga, mga sorbeter, talaga meron silang whisk na malaki na ginaganong-ganon. Lagyan natin ng konting tubig, dilute lang natin. Kalabo ng yaklot. Okay lang yan, okay lang. Ayan, okay, tanya. Hindi na siya masyadong malagkit. Oo nga. Lighter na talaga siya, ang dami ng hangin. Dito, camera to, tinan mo to. Okay, kita yung mga bula-bula, di ba? Ayan, o. Oh. So, nakita mo yung nag-increase talaga yung volume niya. Ang dami talaga. And definitely, mas naging lighter siya. So, kapag ano to, may nangailangan ng Yossi, bigay mo to. Sisindi na yun. Lighter. Mm-hmm. Nag-gets mo ba? Let's go. Ngayon, kung meron kayo makitang buo-buong milk powder, okay lang yun. Magkakaroon ka, iskin, hindi ko pastillas. Di ba? Parang ganun yun. O, tsaka, ano, halos dumoble yung volume niya higit pa. Dahil sa hangin. Ngayon, minix ko siya, medyo matagal talaga. Pero mga, say to say 15. Actually, pagdating nung, ano, 15, di na siya masyadong umabante. Na-reach siya na yung maximum niya. Parang tinitsinik ko lang kung aalsa pa. Pero kunyari kayo, sa bahay, 15 minutes, pwede na yun. Basta maging ganyan siya, mahangin siya. Yan, good sign. Ayun, may buo-buo pang milk powder, sarap yan. Ngayon, kung akala niyong eto ang pinakamahirap na part, nagkakamali kayo. You are surely mistaken, my friend. Alvin, ano ang pinakamahirap na bagay sa paggawa ng ice candy? Magtali. Tama. Yung magtali. Kaya gagawin natin yun ngayon. Itong gagawin natin, pwede itong pang negosyo, pwede itong pang bahay lang. Pero mas nakagear to towards pang bahay kasi ito mismo, yan. Mura lang yan. Ano lang, gatas, kasaba starch, tubig, asukal. Mura lang yan. Tapos saka ilalagay ng mga ingredients. Pero dun magmamahal kasi yan sa mga ingredients na ilalagay nyo. Tulad dito sa una natin gagawin, gagawa tayo ng
Ano ba magandang tawag doon? Cookies and cream. Kasi magnum eh. Di ba magnum nga yung gagawin natin. Ang gagawin natin ay parang very creamy yung gitna tapos may tsokolate yung labas. So parang double cream with chocolate. Parang ganun. So kuha tayo niyan. Yan. Siguro okay na yan. Dalawa. Actually, isang all-purpose cream lang. Okay na. Hindi, dalawin natin. Bakit? Ang tao, pwede magbago, di ba? Mixer natin to. Handspray! Dahil nga all-purpose cream ang nilagay natin sa kanya na malamig, lalo pa siyang umalsa. Di ba? Kasi nawi-whip yan eh, di ba? Sarap. Binili ka nga dito. Pag na-final destination ako dyan, pre. Di ba? Di ba? Sarap. So, ready na to. Pero ang tanong. Paano natin gagawin magnum to? Paano ito gagawin ng magnum to? Paano gagawin ng magnum to? Oh, may isang di na maayos ang tanong eh. Kilala niya ako. Sino ba yan? Sige, yan mo na. Piliin natin ang kapayapaan. Ganto lang yan. Malamang itong technique na to nakita nyo na sa TikTok. Pero pakita ko na rin sa inyo sa mga hindi na nakakita pa niya. No? So meron kami naka-chop na chocolate dito. Typical na chocolate. Pwede rin naman chocolate chips. Wala namang problema doon para naka-chop na. Tapos, dito po kasi sa amin, talagang malinis po ang gawa ng ice candy dito. Talagang mineral po yung gamit namin na tubig. Talagang 100%. Sure na sure po yan. Na walang karumi-rumi po yung ano, naghugas yung mga kamay natin. Safety purse. Safety purse, di ba? Medyo mahirap na talagang buksan yung plastic. Talagang safe po talaga dito. Talagang malinis po yung mga... Pero huwag niyong gagawin yan, ha? Huwag niyong gagawin yan. Pero medyo mahirap siya. Matitempt kayong gawin yun. Pero ganito ginawa ni Amid, eh. Sinasaksak namin sa tinidor para hindi nyo na kailangang hipan. Tama, ha? Kasi... ikaw nakaisip yan, di ba? Ako. Ikaw. Ako. Ako nakaisip na ito. Sa handle siya nasaksak. Oo, sa handle po. So, nagyan nyo ng tsokolate sa loob. Siguro around 1 to 1 and a half tablespoons. Tansyahan lang naman, hindi nyo na kailangan sukatin. Mga ganyang karami, okay na siguro yan. So, meron tayong tubig dito na maligam-gam. Hindi siya bagong kulo. Dilagyan ko ba ito ng... Hindi, actually, medyo mainit pa siya. Ganyan natin ang tubig yan. Tapos, ilalagay lang natin ito dyan. At hahayaan nating matunaw. Babad nyo lang dyan. Siguro, depende. Depende yung gano'ng kainit yung tubig nyo. Huwag na sobra init. Ito, demonstrasyon pa lang naman to. Kaya isang piraso lang yung ginagawa natin. Pero pag kayo, sabay-sabay na, tulad na ito, meron ganyang karami. Yan, sabay-sabay nyo na ilulublub yan, di ba? Ito, demonstrasyon pa lang. Marunong ka ba nun? Yung paano, tulog ng ibon? Tulog ng ibon? Oo, marunong ako nun. Ito. Kaya ko nga ano eh, wolf eh. Arr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 r
Tapos, spread lang natin yan. Kung hanggang saan nyo gusto yung ice candy nyo. Yeah. Mga ganyan lang, mga ganyan lang. Tapos, imbudo. Ito, huwag kami imbudo. Huwag mo ididikit sa chocolate imbudo. Tapos yung mixture natin, buhos lang natin dyan. Ako, kunin mo muna. Ang ina naman. O, saan mo lalagay ngayon yan? Nakawa ka muna. Sige, bagsak mo na. Oh. So ngayon, kapag tumigas yan, magnum yan, party na mo, nakikita. Hoy! Nakikita mo ba yan? Mga solusyonan to eh. Sabi nga sa'yo, bitaw mo na muna. Galing. Diba? Ang galing. Diba? So ganun lang kadali. Okay, so, mo na. Tapos na ang ice candy natin. Bowl mo na. Hindi ako magaling magbuhol eh. Pakita mo na, paano? Hindi ko nga natuturing yung nakita namin sa internet eh. Si Ami D ay merong natutunan technique sa internet kung paano magbuhol. Ami D, ipakita mo ang skills. Ipapailalim mo siya. Ipapailalim, ganyan. Tapos hawakan mo ito. Hawakan. Nang isang kamay. Sige, ikaw na gumawa. Ito pala, nagkabasag-basag siya. Kasi malamig na yung mixture namin. Malamig na agad yung mixture namin. Pero madali naman to kapag na-master nyo na yung pagtatali. Diba? Kasi ngayon, minamanhandle pa namin eh. Hawak mo yan. Di hawak ko to. Hawak. O kunin ko to. Ikaw na nga gumawa. Jerome, lagay mo nga saglit dito yung clip kung papano. Si Ami din kasi na-master na eh. So mahigpit yung pagkakatali niya. Pero again ha,
Pangit to kasi nagkabasag-basag yung ano namin. Siguro sa inyo mas maganda kung hindi masyadong malamig yung mixture nyo, di ba? Honestly no, wala akong maibibigay na tips sa inyo kung paano gagawin na maayos to. Talagang pagpa-practice niyo lang talaga at yun lang talaga yung ginawa ni Amidi ng matagal na matagal kanina after. Kalat lang natin 'yan tulad nung kanina. Tapos sinunod ko yung suggestion ni Alvin kahit masama sa loob ko, squeeze bottle. Hop. May puwersa kasi. Tapos malamig pa yung mixture namin. Nga pala, no, baka ang weird para sa inyo na pinalamig yung mixture tapos ngayon paiinitin. Sa normal na ice skin, hindi mo naman kailangan painitin talaga. Mas maganda nga malamig, mas mabilis ang titigas, diba? Pero kasi gusto nga nating i-magnumize yung ano natin, ice candy natin. Medyo kailangan nating painitin. Plus, kailangan yung palamig para incorporate yung hangin doon sa mixture natin, diba? Pero subukan pa rin natin to. So, ganyan. Tapos meron kayong tali dito. Ito yung pantali namin ng tent sa camping. Pero yung mga tali ng short ng tatay nyo, pwede yun. Tanggalin nyo. Kailangan maganda yung pagkakaikot. Ilagay nyo sa ilalim. Tapos ilalim uli. Tapos yung sa butas na yan, ilagay nyo yung taas. Silahin nyo lang. Ihilahin nyo lang yan. At hindi yan sasabog. Diba? So, ganun lang siya. Ayan, napakaganda. Isa pa! Parang hindi ka naniniwala sa akin eh. Diba? Spread it. Ikot, ikot, ikot. Sa ilalim, nung plastic. Sa ilalim uli. Tapos, sa taas. Ewan ko kung nakikita ng camera yan. Tapos, ihilahin nyo lang magkamila. Tapos, islide. Ganda naman. Medyo, eh, wala, hindi siya umano. Pero, huwag mong makita yung pagkakamali ko, ha? Tama, tama. Dapat, maganda lang. Impalyable. Impalyable? Kaya pala dapat walang palya. Ah! Dito sa Nino Ray, hindi lang pagluluto ang matututunan niya. Etymology rin. Mm-mm, diba? Etymology? Timo? Yun lang talaga yung nagiging struggle namin dito. Malamig masyado yung mixture namin. Pero at least na ipakita na namin sa inyo kung paano. So siguro ganito gawin natin. Habang pinapalamig natin, pinapainit natin yung mga mixture, gawin na natin yung mga iba't ibang klase habang inaantay natin bumaba yung temperature niya. At dun tayo sa... Kasi meron tayong chocolate coating, milk yung labas. Meron din tayong milk yung labas, chocolate yung loob, di ba? Gawin na natin. So dahil maganda rin yung base natin, cocoa powder na lang idadagdag natin dito. Pero medyo damihan natin. Ngayon, dati, si Alimbe, yung tindahan sa harap namin, nagtitinda ng ice candy yun. Piso pa lang nung panahon na yun, di ba? Ang ginagawa niya, meron din siyang chocolate ice candy. Tapos, kalahati chocolate, kalahati hindi. Kasi, kapag yung ice candy, nilagay mo dyan, yung cocoa powder niya bumababa. Kasi matubig yung ginagawa niya. Masarap yun! Ganda kaya nun, maangas kaya yun. Pero dito, hindi mangyayari yun kasi suspended yung ano natin, cocoa powder natin sa buong liquid, diba? Ngayon, mi-mixer lang natin to. Ayun o, kahit hindi na siya malamig, may hangin pa rin siya, diba? Ano pa rin siya? Airy pa rin siya. Airy, yung kanta ni JK. Ah, yun nakapu***. Mo pa nagtatrabaho ka ba dito, g***? Muy ko. Wala yun. Ay, mali. Mali ba yung lyrics ko? Wala po. Sorry. Tikman mo, may tira pa. Maarte na. Hirap sa'yo eh. Ramdam lang ako din ginhawa sa buhay. Umabang na. Baka gusto mo ikwento ko sa kanila yung nangyayari nung parehas tayo walang trabaho sa kwarto. Tatahimik na lang. Nakita ko. Nakita po ni Alvin yung bitch. Okay, lagay na natin yan dito sa squeeze bottle. Napaka-Pilipino ko talaga mag-ano. Squeeze bottle. Squeeze. Capital I. Kung pagkakaman ng Mang Tomas yan, par, di ba? So, good sa tayo. May dalawa na tayo. Doon tayo sa ating pangat. Next natin, pare, isang Pilipino favorite. Ube. Adobo. Pare. Ube. Ang gawa ko, adobo, kainin mo. Sabi mo kasi. Pwede kayo maglagay ng halaya dyan, pero wag na. Ito na lang, ube flavor na lang. Bakit? Bakit parang, ano? Gusto ko na sapakin eh. Secret ko kanina. Oo. Actually, kung ganyan lang naman, pwede nang haluin na lang to. Tama. Wala namang i-mix masyado dito. Ang bilis, parang mati. Manatin to, kung lasang beo na. Ayos lang, hindi talaga ako masyadong ano, fan ng ube. Sarap-sarap ng ube. Ube. Ano? Ube ba yung labi? Kangka! Lagay natin dyan. Ayan, sakto may label na yun. Nakasulat oh. Ube. So meron na tayong tatlo. Amidi, sayang to. Buuin mo to. Gawa tayo ng next na. So ito, ang gagawin naman natin dito ay kape. And technically, magiging ano to. Magiging mocha. Kasi tsokolate yung labas na ito. Diba? Ay, gusto ko yung kapay. Ano yung kapay? Oo. Tapos mamaya, tapos ang kapay, mocha naman. Mm. Magiging mocha, diba? Ngayon, ito, literal na instant coffee lang na may tubig. Na mainit, yun lang. Buhos natin dyan. Saluin natin. Ay! Galing.
Mukhang ano ah, mukhang may gusto sumilo sa akin dito ah. Ano ako, Baboy Ramo? Sisiluin niyo? Sumukalain kita? Oh, hindi. Easy niya. Kaya na ako. Ano guys, gagawin niyo akong diruguan? Hindi, papatay ka na ako. Yung aswang. Gising ka dyan, pare. Grabe sir. Alam niyo ba anong kape gamit namin dito? Ano po, sir? Ah, syempre. Nescafe. Nescafe. Pare, Nescafe. Baka naman. Sarap. May iktad ba? Huwag ka ng bamboo na. Anyway, naka-apat na tayo. Doon na tayo sa huli. At malamang ito ang aking pinaka-paborita. Siyempre, pare. Avocado. Di ba? Yan. Okay. Hinimay na namin yan. Bin, sumakita yung avocado ko. Ah, sige nga, patingin. Ang ganda lang. Oo! Sabi ko, tingnan mo lang. Tingnan mo lang. Yung sa akin. Gusto mo kita sa akin. Babay, avocado ka? Oh. Patingan ang avocado mo. Talaga? Ang ganda naman ang avocado mo. So eto avocado na to, hindi ko to lalagyan ng coating. Eto yung magbibigay ng ano, ng pinakamagandang texture sa lahat. Kasi bukod dito sa technique na ginawa natin, maraming plant matter yung avocado. Kasi dati sa restaurant, naggumawa na ako ng chocolate avocado shake. Hindi po siya masarap. Hindi po masarap ang chocolate tsaka avocado. Yung white chocolate naman, honestly hindi ako fan ng white chocolate talaga. And ayoko sirain yung avocado. Pero kung iisipin mo nga naman talaga, ano ba ang white chocolate? Gatas lang naman yan tsaka mantika eh. So siguro in this application, gagana siya. Ewan ko, pero ayoko lang talaga sirain yung avocado kasi paborito ko talaga to, diba? So lagay natin yan dyan, ang dami yan para. Tapos, mixer para medyo maduro ng konti pero hindi naman giling na giling talaga. Ayaw natin ng frozen avocado shake, hindi ganun yung gusto natin. May buo-buo pa rin siya, hindi durog na durog. Nga pala ang avocado, titikman nyo yan ha, kasi may pait minsan talaga yan. Siguro naman may ibang paraan na mas madaling tumikim. Hindi ko alam ba't paganto-ganto pa rin tayo. Ay, hindi. Uy. Meron pa, hindi pa. Okay na ako dito. Okay na ako dito. So ngayon, lahat sila malalamig pa. Ano muna namin sila? Dali muna namin siya sa tamang temperature. Tapos saka namin siya ipapalamig. So eto na. Tinali ko na. Ako ang nagtali ng avocado. Ako lang. Paki-freezer. Paki-freezer na ano tayo. Sariling freezer tayo dyan. Kasi baka madikit sa tilapia yan. Hindi mo sisip-sipin yan pag nadikit sa tilapia yan. Diba? Yan po yung camping freezer natin. Mukhang matagal-tagal hindi magagamit kasi palabas na si baby, di ba? Ano pangalan nun? Magnus Crystal Maiden. Magnus Crystal Maiden Rampage. Magnus Crystal Maiden Tinker Walking. Pag si Alvin nagkaanak, ang pangalan niyan, Slardar. Stand muna bago bling. Anyway, eto na uli. Dito na tayo. And palagay ko gaganan na to. Ayun. Hindi na lumalabas yung puti, oh. Diba? Yun lang pala ang kailangan. Ikot lang natin. Tama ba, Ere? Yun! Diba? Ayan! Full coverage! Diba? Isa pa! Baka sabihin nyo, chambe! Baka sabihin nyo, chamba! Oo nga. Parang pana ni Alvin niya pag tumama, pag nag 5 seconds. Perfect yun. May tagas lang dito ng konti, pero hindi tulad ng kanina. Tsaka kanina kasi, talaga ramdam na ramdam ko, dito pala tumitigas na yung ano, tsokolate. Again ha, pakita ko lang uli pagtatali. Doblehin yung ganyan, ha? Tapos ilagay nyo sa ilalim. Tapos iikot nyo, ilagay nyo uli sa ilalim. So matitira yung butas na yan. Diba? Yan. Papasok nyo ngayon yung ano dyan, nakalawit na plastic. Tapos hihilahin natin yan, isa, parehas. Pag mahigpit na isa, pwede nyo nang ganyanin. Mukha siyang kakalas. Pero ang totoo niyan, ayos siya. Whoa! Diba? Diba? Ngiti ni Amity, parang gusto na mag-resign, no? Parang gusto na lang magtinda ng ice candy. So, tapusin ko muna to, tapos doon na tayo sa next natin. Cut! Amity. Cut na. Ba't di nyo yun ano? Huli. Huli. Di siya ikaw nakahuli. Slardar ni Alvin. Oh! Okay. Nilagay na namin sa freezer yung... Nilagay ko. Mag-isa. Sa freezer. Uy, ba't nakabukas yung freezer? Isara niya naman. Ay. Hindi, ikaw na lang isa freezer. Oh, okay. Ikaw din yung sara. Hindi, sinara ko yan. May nagbukas niyan. Tapos eto yung ano natin. Kape. Mang Tomas. Oo. Tapos pag nilagay natin dito yan, maging tsokolate na. Mocha na yan, par. Diba? Kapi yung Mang Tomas mo, maiging mocha. Oo, doon ka mabilib. Again, ha? Ikot. Ilalim. Ilalim uli. Tapos taas. Hila isa. Hila pa dito. Tapos pag medyo may kapit ng ganyan, hilahin nyo. At pipitik yan. Yun. Kaso halos wala siyang kapitan. Kasi masyado maikli ata yung clearance. Pero mukha naman siya mag-hold. Mukha pa naman siya mag-hold. Tsaka ano, yeah, walang tagas yan.
Perfection. Diba? Ang maganda pa dito sa tali na to, papatunayan natin bukas to. Pero baka hindi nyo nasipsipin dito. Baka pwedeng hinahin nyo nila sa taas. Baka, malalaman natin bukas yan, diba? Pakita ko lang ito sa inyong white chocolate kasi honestly, medyo kabado ako dito. Mas tatagos kasi yung kulay dito. Diba? Ito yung ating double chocolate, pare. Hindi ka ata naniniwala eh. Kasi kung tikman, tikman mo. Harap, diba? Uy. Pero hindi. Pwede pa rin. Medyo naparami yung lagay ko. Pwede pa rin, pwede pa rin. Pero mas obvious lang yung ano, yung blemishes. Teka, napasobra yung lagay ko. Hindi, huwag mo yung tapon, sayang. Oh, she's dripping ko gano'n. Tapon ng tapon, hindi. Kasi, ginawa ko yung tangina. Ano? Ginawa ko yung tangina. Ay, gago ka. Ano, ano, ano? Anong flavor yun? Ayaw. So bukas may makakalap-lap kay George. Sana ikaw. Ah, diba? Ngayon, kung titingnan mo, ang interesting din naman ang itsura niya. Ang mas interesting do itsura na to kaysa sa purong-purong puti lang. Diba? Mukha siyang baka. Interesting. Yan, okay na siya. Kulay ano siya? Kulay baka. Hindi, di ba? Yung mga sobra, ayan, ginawa namin ganito. XL, pre. XL, ayan, mahal. Yan yung binibigay kapag susuki. Oo, yan. Ngayon, ang ganda par nung ube natin. Tignan mo. Ganda nga. Di ba? Hindi naman pala masamang bagay na labas yung kulay. Actually, maganda nga siya kung isi yun para alam mo na agad kung anong flavor. Di ka na manguhula. Di ba? Pucha, pag ninegosyo mo yan, ay, ano nga ba to? Ah, ube. Tsaka mo ibibigay. Hindi pwede. Oh. Kailangan kita mo agad. Ang ganda, oh. Tsaka ano, eto, promise ha. Aralin niyo yung pagtatali. Hindi siya ganun kahirap. Andali niya lang. Tapos, parang meron kang new skill acquired. Hiramin mo lang yung tali sa short ng tatay mo. Magagawa mo siya. So ngayon, patitikasin na namin to overnight. Tapos bukas na natin titikman to. So ko lang pala sabihin na ano, ha. Sana ba yun? Ito, ito. Available na ang cookbook ni Nina. Hindi pa. Bukas pa. Bukas pa. Bukas pa. Ayan o, medyo tumigas na agad yung tsokolate ng konti. Pero hindi ibig sabihin yan, eh matigas na talaga yung ice cream. So baka maulol kayo dito, isipin nyo, yelo na siya, hindi pa pala. Kailangan nyo talaga siyang i-freeze overnight, di ba? So yun, ilagay mo na sa freezer. Amid, ano ba yung tinitingnan yung bold na yan? Hindi, yung iba pala dito. Ay, tinitingnan nila, Alvin, yung mga makaluma naming ano, makaluma naming video. Ay, eto yung ano, eto yung studio. Eto to. Yan yung puno ng kamyas. Ayan o, eto yan. Nandito mismo nakatayo si Ian, yan. Ito yung area. Ayun yung hallway, oh. Diba? Andito mismo. Ayan, oh. Ayun yung hallway, oh. Diba? Nag-reminis si Alvin. Pinpakita mo nga yung ano natin. Baka may baka yung tinatago. Pakita. Ito, hirap sa'yo. Nangingilam ka. Hindi ba makita si Ninong Ray ng ano? Oy, grobe! Yan! Ang lupit mo! Nag-gym ka na ba yan, pre? Nag-gym ako niyan. Nag-gym ako niyan. John Lapus! Utong ko kala mo, 5 piso ang puta. Anyway, i-cut na natin ito. Baka magka-reveal pa ng mga picture. Teka lang, huwag muna i-cut. Ipapakita ko palang nilalagay ito sa cooler. I mean, sa freezer. Ano to? Ano to? Liting! Magkano tong yelo na to? Sino nagbibenta na yelo dito? Hindi ko alam to! Pinag-practice ito may pinag-practicean kanina. Pero dati pre, yung yelo malaki, piso. Ngayon baka ito na yung piso, di ba? So ipapakita ko nang ilalagay ko sa freezer to mga to. Cut! At kinabukasan na, pare. So panahon na para tikman ang ating mga ice candy, di ba? So nandito siya ngayon sa freezer natin. Ang freezer namin ay na, hindi siya cooler, ha? Freezer yan. Kings! Pare, oy. Adventure Kings. Sabi nila namin sa Overland Kings kay Joel, pare. Yung kasama namin ay sa camping. Kung gusto nyo yan, link na dyan sa, ano, sa ground floor. Okay, check natin to. Ang laking ice cream nito, ha? Ano ba to? Pakilipat nga to doon. Eh, sinasabi ko, pre. Yung mga ice cream nyo, ano yan? Hahawa ng lasa yan sa mga bagay-bagay sa rep. At yes, nakatikim na po ako ng ano, ice cream na napataka ng tilapia. At oy, hindi po siya masarap. So, unahin na natin to. Oh, ang ganda, oh. Diba? Teka lang, wala pa pala tayong slow-mo. So, bago natin tikman lahat to, Jerome, slow-mo ka muna. Konti lang.
Pag kinapa niyo siya, dapat matigas. Siyempre, nice kayo, hindi eh, di ba? Pero, pakita ko lang sa inyo to, ha. Yung avocado natin, yung walang balot, medyo malambot siya ng konti, which is a good thing. Kasi mas madaling siya kainin. Hindi siya tulad na sinasabi ko kahapon, yung yelong, sorry, juice na pinatigas lang, di ba? Pero eto, matigas siya kasi yung tsokolate. Oh. 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 Partner mo yan. Ang ganda yan. Mga kagat yan. Mga kagat yan. Ito yung ano natin. Chocolate. Yung, de, double cream to, pre. Double cream. Yan yung magnum. Oo. Oh, oh. Ganda, oh. Diba? Nakakatawa. Mmm. Mmm. Ganda. Para. Diba? Yung nakita nyo, yung pagkagat ko sa kanya, hindi ko, hindi, hindi yelong ano. Diba? Albine! Albine! Wala! Wala daw si Albine. Oh, ikaw na lang dito, Amaday. Mmm. Thank you. Kamusta? Ang lambot, di ba? Para mapakita, sige, malis ka na. Para para mapakita ko sa inyo kung gaano kalambot yung yung ice cream natin. Tira nyo, tira nyo, tira nyo. Tira nyo. Camera one, camera two, di ba? Wow. Ayun, no? Di ba? Creamy siya. Yun siya, hindi siya yung tipong yelong matigas. Halos. Halos sorbete siya, par. Siyempre, yung tsokolate natin, bagay dun sa ano, creamy na, na loob natin, di ba? Mm, ang sarap. Oh. Next, pare, try naman natin to. White. Yung white chocolate na paborito-paborito ni Ian, tapos ang laman nito ay double chocolate. Ako, hindi ako masyadong fan talaga ng ano, ng white chocolate, di ba? Pero yung loob nitong chocolate, eh, malamang napakasarap, di ba? Mm. Actually, pwede mo sigurong ganyan-ganyan eh. Hindi, para malusaw yung chocolate. Patagilid. Diba? Paano? Sa... Paano? Ano ba? Nakatagilid yung ice cream. Cornrow? Yan. Pwede ano? Mmm! Mmm! Diba? Ang ganda. Ang ganda, oh. Mukhang brownies yung... Diba? George, ayun nga dito. Patagilid, diba? Oo, oh, patagilid. Yan. Ang pasong ice cream nga. Diba, no? Ang lamp... Ito, ito, again! Again, oh. Ayun, oh. Malambot siya. Ang ganda. Diba? Albine! May kausap sa telepono. May kausap sa telepono. Aliga dito. Aliga dito. Mm. Mas ano ko, mas matigas yung coke. Mas matigas nga ako. Siguro kasi mas mamantika ang white chocolate. Pero mas gusto ko yung laman nito. Mas gusto ko yung laman. Mahilig ako sa chocolate kasi, di ba? Ubusin mo na yan. Ito medyo malambot pa. Yung kape namin medyo malambot pa. Kasi sa iba't ibang freezer namin nilagay ito. Kasi mga freezer namin, punong-puno ng karne. So nahirapan kami maghanap ng paglalagyan na hindi siya ano, hindi matutuluan ng karne, di ba? Pero ito yung ano natin, mocha, yung ating kapay. Mmm! Ang ganda nung hindi siya masyado matigas. Ayan o. Oh. Ah, kasi matigas naman yung labas. Kasi matigas naman yung labas. So pagkain mo sa kanya, ang ganda ng texture. Mmm! Okay yun ah. Pressured kami kanina. Kasi hindi nga matigas, pero okay din pala hindi masyado matigas. Well, siguro depende sa tao. Oh, kung gusto matigas. Mmm. Ayan dito. Mali ka naman eh. Dapat pag, para makuha mo yung feels talaga ng isang ice candy man. Ganito yun, di ba? And plastic. Mm. Kakagat mo rin yun. Mm. Ilayin mo yun. Oh. Mm. Kamusta? Ay, okay na ako. Okay na ako. Ha? Makasuntukin kita. Pero ano, masarap na malambot yung gitna, no? Maganda pala na malambot yung gitna. Ang galing, gumagalaw yung camera kahit wala si Ian, no? Oo, galing, oh. Automatic, oh. Hindi, pero ano, asarap. Okay din pala siya. Mm. Pwedeng hindi sobrang tigas kasi matigas naman yung labas. Frozen pa rin siya. Para siyang ano, pre? Slushy. Para siyang slurpy na ano, nakapay. Yung ubi naman, par, nakakapa ako dito. Medyo malambot din siya ng konti, which is a good thing kasi nalaman natin na ito pala yung masarap, yung medyo may kalambutan ng konti. Mm. There is a bit of softness. Yan. Ayun, ayan. Yun! Tagpos na, par. Pwede na. Alba! May kausap pa rin si Albine. Ay, ayun na. Ayun na. Natrabaho ka, Albine! Sigay! Working boy. Napa-importante si producer, ah. May kasi ako masyadong mahilig sa ube. Ayan. Nakita ko, bro. Nakita ko na niya. Taya. Meron ito, kitang-kita. Lahat kami kumain ng ganyan. Galing sa bibig niya. Ah, di hugasan ko. Maarte ka na ngayon eh. Oh, dali, kagat. Kagat. Oh, ay, ang kulit. Sabing kagat eh. Eh, kagat na ba to? Oo, ang kulit eh. Oh. Diba? Magnum nga. Diba, par? Ayan, no? Tingnan mo. Diba? Ang galang.
malutong yung labas, tapos creamy yung loob. Yung una, matigas kasi nilipat namin sa freezer yun na medyo malakas yung lamig. Mm. So tumigas talaga siya, pero mas masarap pala yung ganto. Ah. Yung hindi ganong katigasan, that is not quite firm. Pero etong isa natin, yung paborito ko, yung huli, walang tsokolate sa labas to. Ay, ano yun? Ice candy. Anong flavor? Strawberry kayo? Wala. Orange? Wala. Mango? Wala. Eh, teka, gusto mo ikaw na kumuha? Kasi magaling yung freezer ko. Ah! Eh, grabe! Yan. Oo, yan yun. Hoy! Ito, inunahan na tayo sa tikim shot na ito, di ba? Pero ito, dito natin makikita kung ano, kung maganda ba yung technique ng yung paggawa sa kanya ng sorbete style. Kailangan hindi siya para matigas na yelo, kundi parang sorbet. Mm! Ayun, no? Tira mo, kinagat ko siya, hindi nag-crack-crack. Ah. Di ba? Sabi malambot siya. Parang ice cream nga siya. Mm! Mm. Mukhang inaano-ano ah, bago pantalong ko. Kaya nga eh, saan napansin ko nga. Bago yan. SM muna ko ito. SM Amazon. Hindi sa pagba mayabang, no? Mayabang mo. Masipin mo, mayabang ako yan. Baka ito na ang pinakamasarap na ice candy na kaya. Wow, ang yabang. Oh. Sabi ko nga, hindi nga sa pagba mayabang eh. Uy! Grabe! 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 Matang kina! Ikaw! Ito! Marte ka na? Ay, wala. Wala to. Wala yan. Wala yan. Pre, isang dangkal. Gandito yan, no? Grabe. Ang takeaway natin dito, yung paglalagay ng starch, yung paggagawa ng ice candy sa kanya as parang sorbete style, napakagandang technique. Yung paglagagawa sa kanya ng magnum style, napakagandang technique din. At pag pinagsama natin silang dalawa, napakagandang technique din. Ngayon, pwede mo pang inegosyo to? Pwede, pero gawin nyo na kasi baka next week umulan na. Diba kanina medyo kumulog din, kaya kailangan i-upload agad to. Pre, pag in-upload to sa araw na umuulan, wala nang kwenta to. Kailan ba i-upload to? Mamaya ba upload nito? O sige, cut mo na yan. Jay, edit mo na ito. Mga inaanak, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Ako, nag-enjoy ako dito. Napakasarap, napakalamig. Kung meron kayong mga gusto ipatry pa sa amin na luto, ilagay nyo sa baba. Follow nyo rin ako sa lahat ng social media ko. At meron kayong nakuhang value dito sa content na ito, i-like nyo lang, i-subscribe nyo, i-share nyo sa buong pamilya nyo, pati dito sa ex mo, hindi mo na kinakausap, pati sa teacher mo, binagsaka nung grade 4 ka. I-share mo rin sa kanya. Teka lang, ano yun? Hindi pa gumagana fingerprint. yung pala disadvantage dito, hindi nagagana fingerprint nyo. Ninong Ray nyo ay meron ng cookbook. Ang title niyan ay hindi ito cookbook, pero cookbook talaga yan, pare, di ba? Kung gusto nyo mabili ito, available ito sa lahat ng major and leading book stores nationwide. Sa Shopee, sa Lazada, lahat, available yan, pare. Mga nagtatanong kung paano international, sorry, hindi ko pa rin talaga alam. Pero, ayun, kung gusto nyo makakita ng cookbook na walang measurement, hindi, may measurement daw, di ba? Ayun, mga inaanak, yung link niya nandiyan sa baba. Di ba na-sold out nung nakaraan? May stock na ba ulit? Oo, meron na ulit. May stock na ulit kasi na-sold out nung nakaraan. So ngayon, unahan nyo na kasi baka maubos. Baka maubos kasi ang bilis yung nakaraan eh. Pero anyway, maraming sa lahat, mga inaanak, hanggang sa muli ay love you all. Galing ba?